kwento ng bagong pananaw. Isang mapagpalayang araw, Pilipinas. Diyos Marhainal, Dao Bicolantia. Welcome po sa fourth episode ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito sa probinsya ng Masbate, the rodeo country of Bicol. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa PLGU Masbate at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo o corn cluster dito sa lalawigan ng Masbate. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 Spirit FM, tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Opo, isang oras tayong magsasama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan. At syempre, sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at syempre isang lungsod of corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Magandang araw, bayan ng Aroroy, Mandaon, Balod, Milagros, Mobo, Oson, Kawayan, Katayngan, Dimasalang, Malanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal at ang siyudad ng Masbate. Ngayon pa lang, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta sa mga adikai na nagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on official account, ATI Bicol, hashtag Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa FB page din ng DZIM Spirit FM, ang ating radio station or partner radio station dito sa probinsya ng Masbate. Okay, so ngayong araw po ay ating tatalakayin at pag-uusapan ang pre-planting considerations sa pagtatanim ng mais. Mapag-uusapan natin dito ang site and farm assessment, ang varietal seed selection, at syempre ang pinakamahalaga ay yung ating land preparation. So makakasama natin para bigyan tayo ng kaalaman ang corn program focal person ng OPAG Masbate, ang napakasipag na senior agriculturist ng OPAG or Office of the Provincial Agriculturist, si Sir Teodoro O. Oriola. Magandang umaga po, Sir Teod. May na adlaw po sa tanan. So, adi naman po kita sa yana sa usad pa na episode sa din na School on the Air on Corn digdi po sa probinsya San Masbate. Nakundiin, san ni nakaurason, ini san ni na episode, atun po pag-aeristoryahan, ang manungod sa varietal and seed selection kagan sa land preparation. Antes po kita magpadayon, buot po anay po ipakilala kung anakon sa diri. Ako si Teodoro Oriola, ano po na provincial corn program coordinator dito sa probinsya San Masbate. So, pares ko sa nasabi, ang aton po topic sa yana na kaurason, amo po ang tungkol sa land preparation and sa varietal selection. So, antes po kita magpadayon, aton po pag-irestoryan anay ang manungod sa pre-planting consideration. Gusto nang sabi yun, nano po ini na mga bagay-bagay na aton dapat tandaan o isa alang-alang para makapagtanom kita o himo naton para magtanom san mais. Kaya igwa po kita sin upat na mga punto na dapat isa alang-alang o isipon antes kita magtuna sa pagtanom san mais. So una po, didi sa aton pre-planting considerations, amuan tungkol sa site and farm structures assessment. Nano po ang ginasabi didi sa site and farm structures assessment? Ang ginasabi po didi
gusto ipahayag o tagaan sin punto, nanubaan itsura san aton farm na dapat pag ginaplanuhan pagtanuman san mais. Lano ba ini planudo o pantay, sloping, gasin o katagilid, kabakilid. Kag di man dapat naton maaraman kung ini na lugar na area o farm na gusto naton tanuman san mais, nano ba ini ginaagian san baha o base ini pwedeng mababadan san tubig. So kinanglan po naton ini tagaan sin konsiderasyon o tagaan sin punto. So pangduwa, amo po ang tungkol sa varietal seed selection. So pare sa nasabi ko kanina, very importante po ini na varietal seed selection kasi pag naging successful po kita sa pagpili sa tama na variety, ang naaangkop na variety ning binhi san mais na dapat itanom naton base sa ato na pili na lugar na pagtanuman san mais, 50%, ginasabi po 50% of the entire corn production na achieve mo na yung success. O, the remaining of that nasa ato na lang po sa kung paano natin i-manage yung management practices, cultural management practices, pest management practices at kag iba pa. So very important po, very crucial yung pagpili natin sa tama na binhi na itanom. Na kung diin ini dapat na angkop didi sa aton lokalidad, locality didi sa aton lugar sa Masbate. So ikatulo po is the use of seed inoculants. So nano po ang gustong ipahayag o gustong sabihon sa nina mga seed inoculants na ini? Amo po ini ang mga substance o bagay na kundiin na preparation ini o pwede gamitin natin para mapag-supply nin extra abono na kundiin lalo na yan na panahon. Maaraman natin na masyadong mahal ang gamit o ang presyo sa mga inorganic fertilizers. So ini makahatag ning substitute or di man 100% at least 50% makasupply ini sa nutrient na kinahanglan sa aton hintanom na mais. Kag paagi sana pwede magbaba ang cost of fertilizer o ang kantidad na gagastoso naton sa abono para sa aton hintanom na mais. Kag ikaapat po amuan mga sabi nga ni ways or considerations in maintaining genetic purity before planting. Ini po na ikupat na punto, consideration, importante po ini masyado, lalong-lalo na kung kita magatanong san mais na an aton intention for seed production purpose. Gustong sabihon, an aton aanihon sa aton tinanong na mais, gagamito naton para itanong gihapon bilang binhi sa masunod na pagtaranuman san mais. Para naton ma-maintain ang tama na ma-maintain ang variety, ang tama na characteristics, ang original na variety na aton gintanong, ini ang mga strategy o pamamaagi para ma-maintain naton ang dati na quality sa binhi na aton itaranom para sa masunod na cropping period. So igwa po kita sa ikadwa na yugto o parte, amo po ang planting and cultural management practices. So sa idaron po sini, igwa kita sin tulo na importante na punto. Una, ang sa land preparation. Pangduwa, amo ang basal fertilization o application sa abono during planting. So ginsabay po ini, although may part sa ni sa na topic sa fertilizer application, pero naging part na po ini sa land preparation kasi kasabay po ini na activity during planting. Kag ikatulo, amo po ang planting method and distance. So didi po sa picture ginapakita na kundiin adi ang growth stages of a corn plant.
kag kung sa iyo po matatandaan na sa nakalipas na episode na discuss na po ini ni Sir Ed Nacario ng API. So didi ginapakita kuna sa itgintanuman mais from corn seed hanggang sa harvesting ang iba-iba na stages, ang iba-iba na yugto san buhay san mais. Sumapadayon na po kita. So didi sa yana na momento ato na po pagatunaan ang pagrestorehan manungod sa iba-iba na klase o types of corn variety. Kay igwa po kita sintulo na grupo ni corn varieties. So una po amo ang transgenic corn variety, ikaduwa ang hybrid variety, ikatulo amo po ang open pollinated variety o OPV. So nano po ang pinagkaibahan san kada usad sa ninag mga grupo ni variety. Sumabalik po kita dito sa transgenic corn variety. Hindi po na corn o transgenic corn variety, amo po ini, kumbaga sa halipot na sormaton, amo ini ang aton ginatawag niya na GMO o ang genetically modified corn varieties. So halimbawa po sa nina mga genetically modified variety, amo ini ang BT corn. Ginasabi didi na ang BT corn is a genetically modified corn inserted with Cry1AB gene from Bacillus thuringiensis conferring resistance to Asiatic corn borer. So nano po ini na Asiatic corn borer? Sa mga nakalipas po na panahon kasi amoy ni anusad sa pinaka damaging na peste sa mais. Kaya ang mga scientist nag-develop ng varieties na kundi in resistant hindi sa Asian corn borer. Dili lang sa paagisan chemical, sa pag-spray ng pesticides, kundi ito po na pesticides gin-incorporate na sa genes sa nina mais. Kaya ini po na Bacillus thuringiensis na ginatawag, usad po ini na klase ng pesticide na gin-insert sa gene sa nina corn plant, kag sa pagtanong sa ni, ada na po ina naka-incorporate sa system sa lawasan tanom na mais. Kaya ini na Asian corn borer, dili na siya gaganahan na mag-atake sa BT corn, so sa na nakatindong na tanom na BT corn, kasi wara na gana na magkagat sa iya o matake ini na Asian corn borer dahil sa na-chemical. Posible siya mamatay or pwede siya na inan maapektaran ang buhay sa nina Asian corn borer. Kaya magiging resistant na si mais, si BT corn, dili na siya basta-basta magkaka tama o magkakasakit dahil sa atake sa nina corn borer. So another po amo po ini ang glyphosate tolerant corn. So nano naman po ini na glyphosate tolerant corn? Ini po na glyphosate tolerant corn amoy an genetically modified corn with CP4 APSPS gene conferring tolerance to the family of Roundup agricultural herbicides. Gustong sabihon, ini po na klase sin binhi nin GMO gin-design po ini, gin-develop sa mga scientist para magkaigwa siya sin resistensya sa mga herbicides. Halimbawa, ini pagigwa ka sa nina binhi, pagtanong mo sa na mais, sa palibot sa may mga nakakaburuhay na dinghot o weeds, pag inisprehan inaasan pestis o herbicide, ang mamamatay lang po yung dinghot, yung weeds. Yung corn plant, mabubuhay po siya, di siya mamamatay. So amo po ini ang characteristics sa ni. Amo yan
kakayahan sa nina glyphosate tolerant corn. Dili siya mamamatay maski isprehan siya sa herbicide. So ikatulo po na example amo po inaan stock traits products. It is a genetically modified corn with two or more genes of insect resistance and glyphosate tolerance. So ini po na ikatulo na stock trait products. Example po ini san combination sa na BT corn ka glyphosate tolerant. Gusto sabihon ini na klase nin binhi san mais na genetically modified. Kapag itinanong mo po ini, resistant na po siya sa peste, halimbawa yung Asian corn borer, kag at the same time, resistant naman siya sa herbicide, kaya pag inisprehan ina na environment niya, ano niya patalibot, nin herbicide, dili siya mamamatay, siya ang mabibili ng buhay, survive, pero ang mga dinghot sa iya kapatalibot, patalibudan, mamamatay po. So yun po ang tulo na example sa inang ginatawag nato na transgenic corn variety o ang genetically modified variety. Sumaka din naman po kita sa ikadwa na grupo sa hybrid variety. Ini na ikadwa na hybrid variety, amo po ini una, first generation of the cross that involves two or more inbreed lines. Gustong sabihon, may gin cross na mga inbreed varieties na kung diin nakita, ginkita ang mga positive characteristics ng kada usad sana, tapos inan nag-record ako, hayong tumaka din na po kita sa ikadwa na grupo ng corn varieties, kundiin amuin ini ang hybrid variety. So, nano po ini na hybrid variety? Inasabi didi, ang hybrid variety, amuin ang first generation of the cross that involves two or more inbreed lines. So, kwan po ini, ginhalo, gincross ang duwa na mga inbreed corn varieties. Ginkita ang mga positive characteristics sa nina parental varieties. Tapos, gin-cross ini, sumigwa po siniginhimo ng mga field trials, field study, na kundiin ginkita ang mga positive characteristics sa nina mga iba-iba na mga corn inbreed varieties. Ginharalo po ito paagi sa strategy na ganyahin mo sa ninaaton mga seed producers, ini na mga scientists, hanggang sa mapurma ini na usad na hybrid variety. So, amo po ang usad sa mga characteristics sa nina hybrid. Pangduwa po, hybrid variety is a significantly high yield compared to OPB or the open pollinated variety. So, an hybrid, inaabot siya between 6 to 8 metric tons per hectare ang nagiging yield, ang nagiging ani niya. So, mataas po, maganda ang iya ani compare sa OPB. Ikatulo po na characteristics sa nina hybrid variety, amuman ang sabi ang seeds cannot be used for the next planting. Usad po ini na disadvantage on the part of the hybrid variety. Unlike po ng open pollinated variety na pwede mo itanom uli, pwede mo gihapon kuha ang san binhi para itanom sa masunod na pag next cropping mo. Pero ini na hybrid dili na po siya kumbaga recommended para maitanong mo uli, kuhaan mo sin binhi ang pisog na harvest sa iya kag kuhaan mo gihapon sin binhi. Why? Ang
Tisog kasi ang binhi na hinarvest mo sa iya. Di posible na dili ka na makaharvest nin kaparehas san ginharvest mo sa first cropping. Pababa na po ina hanggang ibalik-balik mo ina pababa ng pababa. So, an para uma magkakaigwasin posible na kalugian pag amo po ina na ginamit gihapon na binhi na pabalik-balik. Usad po sa mga palatandaan na dili na magiging maganda ang hybrid pag itinanong mo gihapon kasi makikita mo na nida ang tubo san mais dili na po pare-parehas ang height, ang itsura, minsan ang kadarag po san bunga dili na po ina magkakaparehas. So ang tendency bababa ang ani san parauma. So usad pa po na characteristic sa dina hybrid variety, medyo mahal ano. Didi sa table, didi sa presentation, nag-arrange pa didi sa 3,000 to 3,500 per bag ang sad na balot sa na kung diin ginaabot sa 16 to 18 kilograms. Pero po, ininapresyo na ini siguro mga 10 years ago, 5 years ago. So, saya na, ang aram ko nag-arrange na ini from 5,500 to 6,000. So, lalong-lalo na yan na nagtaas ang fuel. Affected po sa niyan price. So, dili na po ina, pataas ang presyo sa hybrid. So, ikatulo po na corn variety, grupo ng corn variety, amo na po ini na ginatawag na open pollinated variety o an OPB. So, nano naman po ang mga characteristics sa din na OPB? Una, OPB is adapted by natural or manual selection to meet local conditions. So, gustong sabihin, ini na OPB, pwede po siya itanong sa mga, halimbawa, sa iba-iba na area sa Masbate na kundiin, pwede siya maka-adapt. Pwede mo siya kuhaan gihapon, sinpang tanong, kundi para sa masunod na cropping period. Lalong-lalo na kung ini na test naton na patunayan naton na maayo ang adaptability sa diri naton na lugar sa local condition naton. Although an Masbate aram na naton na malapad ini na area, may tulo kita na darag ko na isla an Burias, an Tikaw kag ang Masbate mainland sa nina mga areas iba-iba ang climatic and weather condition. So, ini na OPB, pwede natin ini kitaon kung sa din na babagay, sa din mas adaptable ang sa nagklase ning open pollinated variety na mais, mas maayo itanong. Na kundiin, mas maganda ang magiging kita sa usad na parauma. Usad pa po na characteristics sa niamuan, yield is comparatively lower than hybrid. So, didi, sabi ta kanina, mga 6 metric tons pataas ang sa hybrid, pero sa OPB, iabot lang kita, nag-range lang from 3 to 5 metric tons per hectare. Ang iya po, nagiging yield o harvest, maximum na po ina. Ina, kung aton nasusunod ang tanaan ng mga recommended fertilizer and management practices na gina-require sa pagtanong san mais. So yun lang po ang nagiging ani niya, 3 to 5 metric tons per hectare. Then another, we have the seeds can be saved or used for the next planting. Amo na po ang kung ginasabi kanina na usad sa mga maganda na characteristics sa nina open pollinated variety, pwede mo gihapon ang binhi sa itanom para sa masunod na pag taranuman sin mais. Gustong sabihon, nag-ani ka saya na, piliun an mo ang maganda na butil, maganda na pisog sa mais, kag ina, iset aside mo, kag sa masunod na pagtanong, pwede mo po siya gamiton gihapon. Ang OPB po, kaya mo ibalik-balik na itanong hanggang sa 8 o napulo pa kabisis as long as na maganda pa rin ang performance niya. So, dili pa nalulugi si parauma, mataas pa ang ani, maganda pa ang quality
san binhi o san pisog na mais na ato nakukuha pag nag-harvest kita sa nina OPB. So another po, we have seed cost is lower than or lower pack at 20 kilograms per bag. So yung price ini kwan ini 5 to 10 years ago, amin ang presyo 560 pesos for foundation seeds, 520 pesos for registered seeds, 460 pesos for certified seeds based on AO number 2 series of 1999. So matagal na po ini. So yan na po, may mga adjustment na sa nina nangyari, mga bago na sa ni an presyo. So amo po ina an open pollinated variety of maize, of corn. So didi po sa picture, didi adi an mapa sa Pilipinas, ginapakita didi kung ari na mga probinsya ang damo ang production sa mais. Kaya didi po sa aton sa Masbate, dili lamang ini nakikita, pero igwa kita sin mais. Kaya usad po ini na dako-dako na challenge sa aton bilang involved sa corn production industry na makitaan man kita sa mapa sa Pilipinas. Igwa nga ni kita didi sa mais, pero masyado pa mababa compared sa produksyon sa iba-iba na probinsya, lalo na sa norte sa Pilipinas, kag andidi sa parte sa Mindanao. So challenge po ini sa aton bilang mga parauma. Pataasun naton ang ani, magpili kita sa maayo ang tama na variety na naaangkop sa aton probinsya o sa aton lokalidad. Sumaka din na po kita sa pre-planting considerations. Una po na dapat tandaan naton, about sa site and farm structures assessment. Nano po ang gustong sabihin sa ini? Una, ginasabi didi, dapat aramo naton na nano ang farm history. Nano po ina, inan ginabaha. Nano ang dati na mga crops na klase nin mga agricultural commodities na ginatanong dida, nano mga strategies na ginahimo sa mga san parauma sa na lugar. So dapat tandaan po nato nina sa na lugar na kaigwa pa basin infestation nin mga peste o sakit. So dapat aramon po nato nina bago kita mag desisyon na magtanong sa na usad na lugar na aton gusto pagtanuman sa mais. Ikadua po, amuan tungkol sa cropping system. Ano po ang mga cropping systems na ginasunod sa parauma? Minsan po, ang iba ng mga paratanong sa mais, saya na, alimbawa, nagtanong sinda sa mais, after harvest, minsan nagtanong sinda sin humay, sin rice, or sometimes nagtanong sinda sin vegetable. So, depende sa klase o sa strategy sa cropping system na ginasunod sa parauma, dapat aramon din po naton ina. Pangtulo po ang soil and nutrients information. So aramon naton na ano ba, pakdut na ba ang duta, ura na ba ina sin maayo na abono, or ina ba na lugar naging kumbaga naging pasture area na damo nin mga udo saan mga hayop, halimbawa mga karabaw o baka na pwedeng maging abono. So aramon po nato nina, nagakandak ba dida sin soil analysis? Gaano kadalas ang pagkandak sa soil analysis? Every year ba? Every other years? Every other year? Tapos nagabutang ba sin mga abono, organic or inorganic? Dapat aramon po nato ang characteristics sa aton duta na aton pagatanuman sa mais. Then, usad pa po, ang water source or ang flooding history. Sabi ko kanina po, dapat aramon naton kung ina ginabaha ang area na pwede naton o ginaplanuan naton pagtanuman sa mais. Kasi kung ina bahaon, posible kita malugi kung ina sa panahon na may mais na katindog, agiyan sin baha. So, with that, maka-decide kita sa ano ba ang tama na timing
na pwede nato ni natanuman kung magdesisyon man kita na kundi hindi siya pwedeng agihan san baha. Kung may mga irrigation facility, dapat tagaan natong konsiderasyon kay kun ina mga kakinanglan na sin tubig at mais, dapat aramo natong kung pwede kita makapasulod nin irrigation water para ma-irrigate o matagaan natong sin tama na patubig at mais. Apisar na anatong lugar din sa Masbate, aram kuman na bihira didi ang igwa sa irrigation system, lalo na sa maisan. Pero usad po sa mga strategy naton, kung ura man nga ni kita proper source of irrigation water, simpre usad sa dapat recommendation dida na himuon naton at makipag-coordinate kita permi sa pag-asa para ma-determine naton saan mo ba, nano na bulan, nano na panahon, nano na season, and igwasin sufficient amount of water na kundiin tamang-tama para sa pangkonsumo san aton tinanong na mais. Kasi kung may mga panahon naman na kung may bulan na grabe ang tubig, grabe ang rainfall, base dili na mais ang aton pwede itanong dida, kundi umay. So dapat tandaan po naton, tansyahon lang naton, na ina na panahon na ina, na ato na posible magtanong kita, tamang-tama lang, enough lang ang tubig na magagamit, enough lang na kinahanglansan aton itaranom na mais. So structures, bodega, igwa ba kita? Pwede, importante po ini sa seed production, na igwa kita sin mga structures na kinahanglan para sa pagtanom san mais. Una, pag nag-harvest kita, igwa dapat kita sin lugar na tama na pagabuladan san aton inani. Kasi pag wara kita sin tama na mga facility na sugad sana, usad po ina sa nagiging kosa kung nano kay nagiging lugi ang pagtanong, lalo na kung ang purpose naton is for seed production. Maganda nga ni ang aton management practices, cultural management practices, ang talubo san mais, maganda na aton ani, pero during harvest season, especially inabot sin uran, ura kita sin maayo na pagputangan, maayo ura kita sin maayo na buladan, sigurado po kita na lugi gihapon. Kaya dapat may matahom kita na mga facility, buladan san mais, sirungan just in case na may uran. Importante ang bodega na pwedeng mapag-istaka naton san aton gin-harvest na mais ko. Sumakadi kita sa varietal seed selection. Consider the local cropping pattern, crop adaptability, and market demand. Ano po gustong sabihin sa ni? Pero mayroon naton tagaan sin konsiderasyon, itong tinatawag naton na cropping pattern. Ano? Kasi may mga panahon na kundiin ang mais ginatanong after san pagtanong san humay. May mga panahon naman na ang humay pag after harvest iba na ba commodity ang gina tanong or ginasabay mais or corn. So adalan ta po ina, aramon ta po ina para maya intindihan natin kung nano ba ang tama na mga practices na dapat sunodon natin paagi saan pagpili saan tama na variety saan mais. Na kundiin, adaptable ini sa aton local condition. Kaya nga ni, usad pa didi, tagaan natin sin consideration yung crop adaptability. Dili gusto sabihon porque hybrid, dili gustong sabihon porque high yielding, pero kung ina po bag-o sa aton locality, dili pa naman naton proven na adaptable, medyo malisod magsugal para i-adapt naton kag itanong dayon ina. So, isad po naton tagaan sing consideration kung ina na mga variety na aton ginaisip o ginapili na gamiton, may history na na maayo ang performance dito sa maisan o dito sa Masbate condition,
maayo ani adaptability didi, maayo an bunga an performance, mas lalo naton hatagan sin importansya o first priority para among ina an aton gamiton. Kag-usad pa po ang market demand. So may mga areas na kundiin inan depende sa ginahanap sa market amo man ang aton i-produce. Ano po? Halimbawa, is didi sa Masbate, kung kikitaon mo, kadamo didi sa mga fish pond operators. Igwa man kita sin mga livestock raisers. Igwa sin mga nag-aalaga sin baka na kundiin kinanglan magamit sin mais. So, kung sukat sa naan sitwasyon, pwede natong tagaan konsiderasyon ang paggamit sa nina mga genetically modified na mga varieties na kundiin intended po ini talaga for livestock, for animal feed. Pero kitaon taman kung mataas ang demand san mais na kundiin pwede gamitin pang konsumo san tao or for human consumption, for food. Kasi po, ang mga Masbate nyo, sa totoo lang, damo pamandidi ang naila o gurong gusto sanay sa pagkaunsan bugas na mais. So, kung sugad sana, kitao nato ang possibility na nanuba pwede kita magamit sa variety na pwede himuon bugas na mais ipagiling para gamiton as substitute sa rice or pwede anibangani ginapanghalo po ina ginamix sa rice. So, amo po ini ang pwede natin tagaan sin consideration kung kita mapili sin variety na itaranom. Ang iba nga ni po baga, ang mais naging tanom ninda pag abot sa edad na at least mga 75 days or pag pwede na ilagaon ang mais, ginaharvest na ninda kasi mas prepared sa iba, mas gusto sa iba na ginakaon ang sinugna na mais. So yun po. So titingkitao nato nano po ang demand sa kadamuan para kita magdesisyon nano na variety ang aton gusto gamiton. Then select varieties with superior agronomic characteristic. Una po, high yielding. So siyempre, tandaan naton sa pagtanong na sa mais, negosyo po baga ini, so kinanglan consider naton ang high yielding varieties. Kasi pag high yielding siya, mataas ang ani niya, mataas ang kita. Pwede naton ibenta sin mataas, so mataas ang magiging income sa usad na para uma. Then another is resistant to pests, insects or diseases. So igwa kasi ng mga varieties in mais na lalong-lalo na inin medyo mga bago na variety natin sa yana na minsan inan madali tamaan, high yielding nga ni, pero madali tamaan sa peste. So tagaan tayo na sin consideration po. Inan dapat, lalo na mga bago na binhi niyan, igway na sa mga karakteristik. Nakikita ina ang hinda mga karakteristik sa kung iniba susceptible sa Asian corn borer, iniba susceptible sa mga sakit. So tagaantay na consideration. Kasi kung ina na certain disease or pest, masyado mataas ang population, ang infestation dito sa atong lugar, pwede natin ina inan dili kita magtanong sa na variety. So mapili kita sinusad na variety na kundiin resistant sa na klase ng mga sakit na nagalabas sa atong local condition. Usad pa po amoy ni an agroclimatic and seasonal and cultural adaptation. So during rainy season, aramo naton ano ba ng mga klase sin mais ang matakom ibutang during summer. Pero aram ko man, pag nasa peak season sa summer, ura kita sinurat, ura agad natanom. Pero kung jutay lang ang rainfall, inan tamang-tama lang po ina. So aram mo nato, nano ba ang variety na adaptable sa na season.
Other features of the variety such as maturity and ear feel characteristics. So igwa kasi kung kikita natin dito sa picture, igwa sin mga mais na anbunga dili matahom an itsura. Dito sa picture sa baba ipapakita nato na kundiin dili siya parantay. So ano sad na maganda na klase sin mais, maganda ang characteristic. Aminean and at least puno matimgas, puno ang bunga, sa nabunga, straight ang pagkalinya sa mga kernel, anong mga piso. So maganda po ina na klase. Maski sabi ni Hiyon, matahong ina na klase sin mais na pagagamiton. So gawa po kita sin example sa ni na mga open pollinated corn varieties. So sabi din, igwa kita sa INSEC approved open pollinated corn varieties. So sa mga OPB white corn varieties, igwa kita sin IPB bar 1, IPB bar 6, igwa man kita sa langkitan o composite number 2 na ginatawag, igwa kita sa USM bar 10, USM bar 12, CMU bar 10, CMU bar 12, Visca bar 2, USM bar 22, USM bar 20, USM DA sin 0205, Mount Apo Crystal 800W, IPB bar 8 or 2P, White IP bar 6. So ini po usad sa nina mga variety, halimbawa ini na IPB bar 6, and usad sa mga klase ng OPB corn variety na maganda ang performance didi sa aton lugar sa Masbate. Kaya lang, minsan, napipiritan lang kita magamit sa iba na variety kaya kung nano lang ang available sa market, inan, amuman ang aton napipiritan na gamiton. Pero as much as possible, kitaon naton, nano ba ang mga variety na kundiin may experience na kita, na testing na nato na adaptable dito sa local condition. So amo po inaan mga example sa puti o white OPB corn. Then we have also the yellow OPB corn. So halimbawa po sana, amo inaan IPB bar 1 or an ginintuan, Mount Apo Gold 900Y, IPB bar 13, IPB bar 11. So amo po ito ang mga example sa mga open pollinated varieties yan mais. Yan makadi kita sa paggamit nin seed inoculants. The use of seed inoculants. So nano po ini na mga seed inoculants. So usad po sa ni amo ini ang bio-N. What is bio-N? Bio-N is developed by the o UPLB Biotech. So medyo madugay-dugay na po ini na bio-N gin-introduce. So hasta yan na gina recommend man gihapon ini. So anang produce po sini, anang develop po sini amo po ang UPLB Biotech. Ang bio-N po an usad na powder inoculants that contains two species of nitrogen-fixing bacteria that were isolated from the roots of Saccharum spontaneum L, which have been screened by their effectiveness against a variety of agricultural crops such as corn and rice. So ini po, igwasin live bacteria. Ini na bacteria mo po ini an, sabi nga ni, naga-fix, naga-nitrogen fixing ini, two species of nitrogen fixing bacteria na kundiin, nakabulig po ini para ini na-produce niya na bacteria, na makabulig para magka-produce kita ni nitrogen. Amo po. So, paagi sa ni, mababawasan na natin ang nitrogen fertilizer application sa paagi sa inorganic fertilizer. Paagisan ni na bio-N, kaya niya supplyan. May certain amount na masusupply siya
kaya mababawasan naton ang paggamit sa nitrogen fertilizer. Arap naman naton sa yana na panahon na masyado kamahal sa nitrogen fertilizer ang urea, kaya paagisan ni makabulig ini para mabawasan ang kinanglanon, mabawasan ang paggamit, ang pagbakal, kay marireduce ina paagisan paggamit natin sa bio-N. So, igwa kita sa recommended application sa bio-N. So, sabi di 5 to 6 packets na igwas yan 200 grams per hectare amo ang recommended amount of bio-N na dapat gamito natin sa mais. So, nano ang mga benefits of using bio-N? Una, it enhances shoot growth and root development of host crop. So, nakabulig po ini sa pagtalubo, sa pag-germinate sa seeds, corn seeds, kag-amuman sa pag-develop sa gamot, lalong-lalo na sa time na kundiin gintanong pa lang naton ang mais. Bio-N makes plants resistant to drought and pest attack. So, usad po ini na maganda na karakteristik niya na kundiin, nagiging resistant siya sa tag-init. Dili siya magiging, kumbaga, madali masira, madali mamatay dahil sa kakulangan sa tubig. So, magiging resistensya siya kag dili siya basta-basta mabigay kung atake yun man sinano man na klase na peste. Bio-N replaces 30 to 50% or more of the plant's total nitrogen requirement. So imagine mo po kung 30 to 50% ang ma-save natin, matitipid natin sa paggamit sa inorganic fertilizer kumpara sa amin ni makasupply sa bio-N. So dako-dako po na bagay, lalong-lalo na kamahal niyan sa nitrogen fertilizer. Then bio-N reduces incidence of corn earworm attack. So usad po na makusog na importante na peste na dapat bantayan natin sa maisan. Amo po ini na corn earworm. Ini po ang trabaho sa corn earworm amo ang nagaluho, nagabutas sa bunga sa mais. So ginasabi didi nakapabawas ini sa incidence. Dili man totally mahali umawara, pero nakapababa sa infestation o atake sa corn earworm. Then we have bio-N increases yield and milling recovery of corn. So dahil nasupplyan niya sin tama na amount ni nitrogen ang sad na corn plant, especially during the development of ear of plant, corn plant. So, mag-expect kita na ang kernel, ang pisog sa mais, puno, matimgas. So, pag inigingiling, mag-expect po kita na mataas man gayon ang milling recovery niya. So, nano po ang mga directions of using bio-N? Ano ang mga tama na pamamaagi, pamamaraan para gamitin ang bio-N? So, una, place seeds in a suitable container and moisten with water. Pour sufficient amount of inoculants. Then, number two, mix thoroughly until the seeds are evenly coated. A drop or two of sticker may be mixed with water to enhance absorption of bio-N on the seeds. So, ihahalo po ini sa binhi, sa pisog. Ano po? So, base sa nakikita natin sa picture, ang bio-N, tinanglan ini-mix in maayo para mga uniform ang pakamix niya sa seeds kagan bio-N. So, coated seeds immediately. So, pakabutang natin, i-gamitin na natin ini sa pagtanong using or following the recommended seeding rate and planting distance. Okay, number four, apply a bag of 4600 or 14-14-14 or triple 14 to a hectare as side dress. Yan po.
makukuha po nato nini ang mas detalye sa nini na fertilizer application sa masunod na episode na kundiin mas tatagaan sin impasi o i-discuss nin masyado ang tungkol sa nutrient and fertilizer management of corn. Then, ways or considerations in maintaining genetic purity before planting. So, very important po ini na strategy o approach para ma-maintain natin, masigurado natin, ang pagiging pure sa na binhi, na dili siya masakutan, dili siya mahaluan sa niba na variety. Lalong-lalo na kung ini gagamitin natin for seed production. So, usad po didi na strategy amo at spatial isolation. Nano po ini na spatial isolation? Consider an isolation distance of 200 meters from the corn fields planted with other corn varieties. So kung matanong po kita sinusad na varieties in maize sa atong corn area, lalong-lalo na ini kung intention naton for seed production, hatagan po naton sin konsiderasyon ang distansya na at least 200 meters o dili mababa sa 200 meters ang distansya sa usad naman na farm na kundi niguaman sin maize, lalong-lalo na kung ina iba ang variety na inagamit. Why? Para po maiwasan naton ang cross-pollination. Kasi pag nakaigwas in cross-pollination, paagi sa paglupad sa hangin, dara ang pollen grains, hali sa kataki na farm, mapu-cross-pollinate po ina na aton tanong na mais, kaya masasakutan siya, mahahaluan ina siya sa iba na variety. O sad na ebidensya po sana, pag in-harvest naton ang mais, makikita naton ang mga butil sa mais, may iba-iba na kulay. Halimbawa, ang variety na imo ginamit, yellow, posible ka na may makita na pausad-usad na kulay puti, na kundiin, ito gali na puti, hali na dito sa kataki naton na farm, na dara lang, na transfer lang sa paagi sa cross-pollination na nakaabot dito sa imo farm. Kaya nakaigwasin puti sa imo ginharvest. Ang iba naman, may iba na kulay, may violet o iba pa na klase ni tsura sa pisog. Dili pare-parehas na ni tsura sa pisog sa mais. So amo po ang aton iiwasan para maiwasan nato na magkaigwasing contamination, ma-maintain naton ang genetic purity, ma-maintain naton ang quality sa seeds sa binhi, kinanglan i-observe naton po ini na usad na strategy na ginarecommend para dili kita masakutan sa iba na variety. So another po yung ginatawag na temporal isolation. So nano po ini na temporal isolation? Planting 3 weeks before or after with other corn varieties. So ginasabi, halimbawa, may nauna na corn or corn plant sa imo kataki na lugar, na area. Yan, para maiwasan na masakutan ang imo tanong, ayaw pagsasabay sana, lalo kung iba na variety nin mais ang imo itatanong. Para masigurado mo na dili siya masakutan, magpalit ka po sin at least 3 weeks o kung gusto mo naman, mag-advance ka naman nin 3 weeks sa pagtanong sa tun sa imo mga katarakin. Kay nano, para naton maiwasan na dili magkaigwasin cross-pollination. Na kundiin, by the time na igwana sin tassel o nagabagaybay na ang mais, ma-release siya sa pollen grains, dapat ikaman, ura pa man sin silk, kung ika nagpa-late, ika man nagpa-delay in 3 weeks sa pagtanong sa mais kumpara sa katakin mo, by the time na nag-release siya sin pollen grains ang katakin mo na farm, ika, dili ka pa na sa reproductive stage na kundiin posibleng mahaluan o makaigwasin cross-pollination and sa emo, uma, paagisan
pollen grains na ginarilis sa katakin na farm na makontaminate o mahaluan, ma-pollinate ang imo tanuman o tanom na mais. Or vice versa, pwede naman na magpa-una ka siyaan maurhi kasi yung timing hindi makakasabay sinda sa edad. Kaya maiwasan natin ang cross-pollination. So amo po ina ang duwa na pamaagi or consideration in maintaining genetic purity before planting. Amo ang spatial isolation and temporal isolation. Sumabalik po kita sa topic na land preparation. The corn plant thrives on a wide variety of upland soils that are well drained. It can be planted on lowland fields following rice crop provided that field moisture is kept below saturation and that water table is sufficiently below soil surface. Seed bed that is deep while pulverized yet fairly compact is excellent for corn production. So kinanglan po na an atong farm, ang duta, ang soil, tamang-tama lang ang moisture. Dili siya sobra ka damo ang tubig na kundi masyadong nagalapok. Dili man siya very dry. So just enough ang amount of water para makapag land prep kita. Kaya nga ni pag summer na kundi inura sin rainfall, dili nagauran, pakdut ang duta, matugas-tugas araduhon. Sumaski ang karabaw, nareklamo po ina sa pag-arado. Amo man kung gumamit man kita sin machineries and plow, moldboard, tractor, dili man basta-basta na talab o na dulot ang blade sana. Kaya kinanglan sin proper amount of moisture para makapag-land prep kita, para makadulot ang arado o ang blade man sa tractor. Land preparation affects plant growth. Kung maayo ang atong paka-prepare sa duta, matahuman ang magiging talubo sa mais. It properly prepared fields promote good root development and better weed, pest, and disease management. So tama po ina. Kung matahuman atun paka-prepare sa atong area, sa atong corn area, corn field, simpre matahuman ang pagtalubo sa roots sa mais. Dili siya limitado kundi makapenetrate sin tama na makukuha niya ang proper amount of nutrients na maabot sa gamot. Amuman ang dinghot, simpre madali natin i-manage ina kung matahom ang aton pagka-prepare sa duta. Thorough land preparation is a key to good crop establishment. It allows decomposition of plant residues, prevents weed growth, and improves soil tilt for better root development and absorption of nutrients. It ensures good germination and enhances water retention in the soil. So kung matahong kag nasunod natin ang tama na kahidarum sa pag-arado, na prepare natin sin tama, sigurado po kita na matahuman ang talubot sa aton mais. Importante na mapalupa natin sin maayo ang mga dinghot o nano pa man ng mga other plant parts, ang mga dahon, ang mga stalks o ang lawas ang mais o nano pa man ng mga crop or commodities na gintanong natin sa una, previous crops, kinanglan lupa na anay ina, amo man kita matanong. Kasi kung ina nasa decomposition period pa lang kag amo na kita matanong inan pwede maka emit ina sin sabi toxic substances na pwede makasira sa nagatalubo o nagagerminate pa lang na mais. So amo man kung matugas ang duta, mahirap po ang pagabugnot o pagatanggal sa inan dinghot. Kung matahom ang aton pag-prepare sa duta,
matahom ang magiging penetration sa roots. Therefore, maayo ang kapit sa gamot, sa darom sa luta, na dili ini basta-basta pwede bumagsak o maglads o matumba, lalo na kung makusok ang hangin. Kag kung matahom ang talubo sa gamot, ang kapit sa gamot sa darom sa luta, mas matahong, mas damo na nutrients na kinanglan sa mais ang masusup-sup sa ni. So, amo po ina ang kagandahan sa maayo na land preparation. Amo pa ang tubig, kung matahom ang pagiging buhaghag sa duta, ang tubig man, maayo man ang, sabi nga ni, ang retention sa darom sa duta. Dili basta-basta mahuhubas or totally mag-dry. Pirming may amount, proper amount of moisture na kinanglan sa mais ang available sa duta. Plowing is done when field is of right moisture. So, amo na po ang akong binsabi kanina, kinanglan ang pag-arado nasa tama na moisture ang duta. For animal drone plow, a depth of 4 to 6 cm is sufficient. So, amo po ina ang kinanglan, abuton na o kahidarum sa arado na recommended para sa pag-arado o pag-land prep sa mais. When a tractor is used, 12 to 14 cm is preferable. So, kinanglan na naabot sa blades sa tractor ang 12 to 14 cm. Harrow 7 days after plowing and 7 days thereafter or 1 to 2 days before planting. So, nanon harrow, pakarason, ano, magpakaras kita at least 1 week after na mag-arado. Or 7 days pagkatapos or 1 to 2 days before kita magtanong sa mais. Harrow 1 day before or on the day of planting. So, yun, amo nga sabi, matudling kita, mabutang na sin linya, mahiras ba? Mahimo san hiras, san linya. Layout furrows at 70 to 75 centimeters apart. O sa 70 to 75 centimeters, kaparehas po inisan, more or less 2 1/2 feet ang distansya. 2 1/2 feet, I mean. Corn after rice cropping system. So, dito na po kita sa planting pattern. So, usad po ini na corn after rice cropping pattern. Amunay nin akong ginasabi kayo na nausad sa mga cropping pattern na ginapalo naton o ginapractice sa mga parauma. So, nanan gustong sabihin sa ni, wait for the field to reach the right moisture condition before plowing. After plowing, plus irrigate the field before harrowing and furrowing to attain the ideal soil composition for upland corn growing. Carabao, cattle, horse, or tractors can be used. Make furrows at the day of planting 75 centimeters apart and 8 centimeters depth. So yun. Amo po ang recommended, ano? At least nasa 75 centimeters ang distansya sa kada linya na kundiin, at least nasa 8 centimeter kaan kahidarum sa paro. Basal fertilization. Fertilizer recommendation for corn both basal and second fertilizer application. The type and amount of fertilizer requirements depends on the soil fertility level, corn type, and yield target. So, amo po ina, nagadepende kung nanong na klase ni abono o fertilizer ang atong kinanglan gamiton. Depende sa soil fertility level, kag sa variety sa mais, kag kung pira na yield ang atong ginatarget. Kay, inan, kinanglan po natin ang soil analysis didi.
So, importante na maaraman natin na ano ba ang nutrient content na ada mismo sa duta para makahatag sin recommendation na tama na amount in fertilizer ang gagamiton. Didi po sa aton mga munisipyo, igwa kita sin mga STK or soil test kit. Ina po makabulig ina sa aton para pagdetermine kung pira na klase nin abono ang aton gagamiton. Kay pag nagpa-test po kita sa aton duta, ipapakita natin ini kag makikita dida kung nano ang level ni nutrients, ni nitrogen, ni phosphorus or potassium na igwa ang cornfield. Kaya paagi sana igwasin recommendation na pwede ihatag na kumpira lang ang fertilizer na aton dapat gamiton. So kung dili kita masunod sa aton ginatawag na recommended recommended fertilizer paagi saan, paggamit saan, o sa paagi saan soil analysis, igwa kita sa ginatawag na general fertilizer recommendation for OPB. Kung diin, kinangalan natin sin 4 to 6 bags of triple 14 or 6 bags of organic fertilizers plus 4 bags of 16-20-0. So, nano po ini? So, halimbawa sa triple 14% na nitrogen, 14% na phosphorus, kag 14% na potassium ang kinahanglan. So, amuman dito sa 16-20-0, gusto kong sabihin sana 16% na nitrogen, 20% na phosphorus, kag 0 ang potassium. So, ina po na klase ng mga abono, available po ina, nababakal po ina dito sa mga agricultural supplies dito sa atong locality, dito sa atong mga munisipyo, lalong-lalo na dito sa city po. Then, cover the fertilizer with a thin layer of soil about 2 cm to prevent contact with the corn seeds. Ampo. So, iwasan nato na magtanong sa mais na nakadikit ang abono. Kasi pag nakadikit ina, pwedeng masira ang aton corn seeds. Pero kinanglan, pag nagbutang kita sa abono, kag san mais, nagtanong kita, sin immediately, takluban po naton. Una, ang mais kaya kung naka-expose sa labas, pwede ini tukaon ni mga pispis o ni manok, dili na siya matalubo. Ang abono naman, kung dili siya matakluban san maayo, lalong-lalo na ini na nitrogen fertilizer, volatile po kasi ang nitrogen, madali mag-evaporate. Pag na-expose ini sa sunlight, na-expose ini sa environment, sa mainit, ma-evaporate ini. Nagahuna po kita, ang aton abono, ada pa sa duta, at tugali ang carrier na laan na bibilin, kasi ito na nutrient, na nitrogen element, wara na. Ato na sa atmosphere, dahil na-expose na ini, nabulad na ini. So nawara na po siya. Kaya importante na pagtanom naton, pagbutang naton sa abono, insigida matakluban po naton ina. So igwa kita sin Mycobam fertilizer. Pareha sa nasabi ta kanina, pareha sa natong gin-discuss kanina, itong bio-N, igwa paghihapon sin usad na klase ng fertilizer na pwede siyang substitute sa inorganic fertilizer na gin-produce sa UPLB biotech. So amo po ini an Mycobam fertilizer. Mycobam is capable of substituting more or less 50% of the phosphorus requirement of corn plant. Imagine mo po sa kamahalan abono tayo na kaya pa niya makapag-supply, kaya niya i-makasubstitute nin 50% sa phosphorus na kinahanglan sa mais. So makatipid kita, katunga, halos katunga po ang naton masisave. So apply 50% of phosphorus and nitrogen requirement or 150 kilograms of 16-20-0 per hectare and 1 bag of nitrogen, urea, 45-00 of the crop
and cover with a thin layer of soil. Spread my kubab in the furrows at the rate of 20 grams or 1 pack per linear meter. Sow the seeds and cover with thin layer of soil. So, amo po ini ang requirement ng my kubab. Ano? So, at least 20 grams per pack ang pwede natong gamiton sa usad na linear meter sa aton mais. So, planting method and distance. In manual method, it is done by manual planting of corn seeds on desired planting distance. So, nano po ang tama na planting distance? Planting distance is 75 centimeters between rows and 50 centimeters between hills with 1 to 2 plants per hill, or drill at 25 centimeters between hills with 1 plant to each hill. So, anong gustong sabihin po saan eh? Sa kada linya, igwa kita sing distansya na 75 centimeter sa kada usad na linya san mais. Sa kada puno naman san mais, dapat igwa kita sin at least 1 to 2 plants or 1 to 2 seeds ang ato nibutang na kundiin ang distansya san kada usad na hill nasa 50 centimeter. O kung susunod yung tanaman po ang inan. So, dito na po kita sa planting method and distance. So, una, manual method. It is done by manual planting of corn seeds on desired planting distance. So, planting distance is 75 centimeter between rows by 50 centimeter between hills with 1 to 2 plants per hill. So, gustong sabihin sani, sa kada linya po san mais, igwa siya sin distansya ang kada linya sin 75 centimeters kada linya. Kag sana na linya, igwa kita sin distansya naman per hill kada puno nin 50 centimeter na kundiin, igwain na sin 1 to 2 plants per hill. Pero kung susunod yung tanaman po ining 25 centimeter between hills, kinanglan natin na at least 1 plant per hill lang ang atong ibutang. So the same, ang distance, 75 centimeter between rows, 50 centimeter between hills with 1 to 2 plants per hill, or 25 centimeter distance per hill with 1 plant per hill. And the same ang distance ng rows, 75 centimeter between rows. Sa mechanized method, use mechanical planter for uniform planting depth and requires shallower depth of planting. So, seed requirements is 20 kilograms of seeds per hectare, or this is equivalent to 50,000 to 60,000 plants per hectare. So, dito po sa picture, ginapakita dito ang paggamit sa mechanical planter. Then, corn areas with irrigation facilities plus irrigate the field immediately after planting. So, ini po sa mga lugar na kundiin, available ang irrigation water. But since this sa atong area sa Masbate, wara kita sin irrigation facility, wara kita sin source of tama na irrigation. So, situate na ang atong area, ang atong corn area na pagkatanuman, igwasin sufficient amount of moisture and duta. Synchronous planting with the same varieties to minimize pest problems. So, nanon yung gustong sabihin sa nina synchronous planting. Kinanglan na alos sarabay kita. Dili man gustong sabihin na sarabay, synchronous sa usad kaadlaw. So, 1 week or 2 weeks, makasabay ka pa, makahabol ka pa sa kadamuan na pagtaranong mo sa mais, makasabay ka pa, masabi ka pa na nasa synchronous planting. Kasi pag nabilin ka masyado, umasyado ka man una sa pagkadamuan ng mga pagtanong sa mais,
ada po sa imo makafocus ang atake sa iba-iba na klase sa peste, kagdili lang ang peste, kundi ang possible occurrence man sa mga iba-iba na klase sa sakit na nag-aatake sa na imo lugar. So, amo po ina ang aton naging topic sa gihapon, mabuhalo sa endo gabos, kag sana ikuha kita sin mga naaraman, nasabutan, sa nina aton pagrestoryahan sa nina episode tungkol sa pagtanong San Mais. Hanggang sa susunod po, ini po ang iyo lingkod, Isidoro Oriola. Salamat po sa dakong-dakong sa tanan. Maraming salamat, Sir Jod, ang senior agriculturist. At the same time, siya pong mahawak ng corn program ng OPAG Masbate. Ayan, mga farmer enrollees, marami na tayong nalaman at sana naunawaan. Sa susunod na Sabado ay mas lalo pa nating payayapungin at dadagdagan pa ang ating mga kalaman sa produksyon ng mais. Okay. So, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DAPLGU ng Masbate, sa OPAG, at ang 17 LGUs o corn clusters ng Masbate. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS Section, Ma'am Prime, nakasama natin sa technical side si Kuya Chan, at syempre si Miss Joy D, ang ating admin staff ng IS Section. Maraming salamat po ating mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Sabado po ulit, 10 to 11 ng umaga, same time, same radio station po tayo. Okay? Muli po, ito ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy in the corn Israel. Sa mais, ma-amaze ka talaga. Diyos, mabalos po.